Good morning. Maraming salamat po sa lahat ng napunta ngayong or dumalo ngayong umaga na to. Ganun din, no? Yung mga nasa, kung meron man tayong kasama ngayon sa GMeet, magandang umaga and happy Lord's Day sa ating lahat. At may mga pupunta pa. No? And ngayong umaga, ang unang gagawin natin ay para sa Lord's Day is devotion. Supposedly, dapat iba ang magde-devotion ngayon, no? Pero sasaluin ko muna. So, ang ating pag-aaralan ay tungkol pa rin sa Panginoon, tungkol sa grasya ng Panginoon. Pero bago yon, tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga nito. Maraming salamat sa pag-iingat sa amin. Maraming salamat sa grasya na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Maraming salamat dahil dumating na naman itong Sunday for us to able to celebrate yung Lord's Day, for us to able to celebrate ang iyong kapangyarihan, yung habag para sa amin, Panginoon. As we study at as we celebrate din yung araw na ito, itong Lord's Day na ito, I pray for wisdom and knowledge and strength. Na naway kami makapakinig ng maayos, maintindihan namin, may sa buhay namin, and magkaroon kami ng kayahan na ma-sustain itong buong araw na ito. Maraming salamat po. Ingatan nyo nawa ang mga papunta pa lamang sa simbahan. At pray din, Panginoon, na itago nyo ako sa iyong likuran. Maraming salamat po. Ito ang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 6 verses 1 to 4. Romans 6 verses 1 to 4. Ito pong devotion ko na to ay naituro ko na rin ito sa mga kalalakihan noon or believe last Sunday. Yan. At nice ko rin i-share itong devotion na ito para sa lahat. Hayaan niyo akong basahin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa Romans chapter 6 verses 1 to 4. Ito ang salita ng Diyos. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba natin alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay nagkaroon ng panibagong buhay. Ayan po ang salita ng Diyos ayon sa Romans 6. Sa mga verses na binasa natin, makita natin dito, which is si Apostle Paul, highlights the transformative power of being united with Christ in His death and resurrection. As believers, we are called to live the reality of our union with Christ. Makita rin natin dito sa verse na to na bilang isang Kristiyano ay nakakaranas pa rin tayo ng kasalanan. Sinasabi na ang pagkakasama kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay o pagkabuhay muli ay nagdudulot sa atin ng malalim na pagbabago sa ating buhay. Ang lumang pagkatao natin na kontrolado ng kasalanan ay ipinagkaloob na natin dapat kay Kristo sa pamamagitan nito ang ating kapangyarihan
ng kasalanan ay hindi na dapat maghari sa atin. Kaya naman, dito sa binasa natin, meron tayong tanong na which is valid. Usually, yung tinatanong natin, itong tanong na to, ang tanong ay, if my repentance is real, why I still keep on sinning? Kung ang aking pagsisisi ay tunay, bakit ako'y patuloy pa rin na nagkakasala? Ayun yung gusto nating tanungin at maintindihan sa verses na binasa natin sa Romans 6 verses 1 to 4. Pero bago natin sagutin yan, may nais muna akong linawin pagdating sa bautismo or baptism. Dito, ilang beses na binanggit yung baptism. Nais kong maintindihan natin to, no? The Greek word of baptize is to immerse. Okay? To immerse or overwhelm something. When a person is baptized in water, they are immersed or covered over water. When they are baptized with the Holy Spirit, ito yung makita natin sa Matthew 3:11, Acts and Acts chapter 1 verse 15, they are immersed with or covered with the Holy Spirit. And when they are baptized with suffering, which is sa Matthew 10 verse 39, makita natin doon, they are immersed or covered over with suffering. Pero dun sa binasa natin, yung baptized na binanggit ni Apostle Paul is refers or immersed over in Christ, in Jesus Christ. Kay Kristo, covered over in Christ. Dito, nais ko rin makita natin yung maling konsepto ng pag-intindi natin sa bautism or bautismo. Una, ang bautismo ay, ito daw ay dahilan ng kaligtasan. Pag binabtize ka, nilubog ka sa tubig, or kung anumang way nyo ng baptism, ito daw ay nakakaligtas. After nyo, ligtas ka na. Pwede ka nang pumunta sa langit, per se. No? Malinaw sa atin bilang isang Kristiyano, ito ay isang maling pananaw. Bilang isang Kristiyano, tayo ay naligtas dahil sa grasya ng Panginoon. Hindi dahil, at ito'y dahil sa natapos na gawa ni Kristo. Pangalawa, maling pag-intindi sa bautismo ay nagiging banal ka pag after mo mababaptize. Nahuhugasan yung mga kasalanan at hindi ka na magkakasala ulit. No? Or yung ibang pag-intindi ay nababawasan daw yung kasalanan pagka nababtize ka. No? Sa ating mga Kristiyano, malinaw sa ating mga Kristiyano na tayo ay makasalanan and we are actually bound to hell. At hindi dahil sa at dahil sa natapos na gawa ni Jesus, hindi tayo, dahil dito, tayo maliligtas at ang Diyos lamang ang naglinis ng kasalanan natin dahil kay Kristo. No? Ito ay sa dalawang nabanggit ko na maling pagkaintindi sa baptism, ito ay nag-uugat, kung pansinin ninyo, no? Gawa. Diba? Pagka binaptize ka, maliligtas ka. Pag binaptize ka, ikaw ay hindi na magkakasala or natatanggal yung sala mo. Kailangan mo lang ibaptize. No? Ito ay naglilid sa maling pananaw. Ito ay naglilid na pag yun ay totoo, ibig sabihin, may kapangyarihan ng tao. May kapangyarihan palang tao na magtanggal ng kasalanan at magligtas sa mga nagkakasala. At malinaw sa atin, bilang isang Kristiyano, sinasabi ko kanina, na tayo ay naligtas dahil sa natapos na gawa ni Kristo.
Maging malinaw sa atin na ang bautismo ay pagpapakita sa lahat ng Kristiyano at binago ni Kristo. Niligtas ni Kristo at pinagharian na ni Kristo. Kaya ang sabi sa verse 4, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya. Ngayon, balik ulit tayo dun sa tanong na if my repentance is real, why I'm still keep on sinning? Bakit kung ang pagsisisi ko ay tunay o totoo, eh bakit pa ako nagkakasala? Nais kong tignan natin yung dalawang klase ng nagsisisi. Dalawang tao na nagsisisi. Dalawang klase ng tao na nagsisisi. Ang unang klase ng tao nagsisisi, ito. Siya'y nagsisisi ngayon sa kanyang kasalanan. Marahil, if you can imagine, ano yung tsura ng nagsisisi? He or she might using the word or yung salitang Panginoon. Patawarin mo ako. Ayun yung usualing itsura or madalas na sinasabi ng taong nagsisisi. Patawarin mo ako sa aking mga sala. Ngunit, habang nagsisisi siya, ay iniisip niya kung kailan ulit siya or kailan niya ulit gagawin yung kasalanan na hindi niya or yung kasalanan na hindi niya mapagtagumpayan. No? Iniisip niya ulit iniisip niya ulit kung kailan siya ulit hindi papasok sa school. Iniisip niya ulit kung kailan siya sasagot sa mga kanyang mga magulang. Masin natin, ito yung mga ganyan na parang hindi siya mukhang kasalanan, pero ito ay kasalanan. Alamin natin, ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan ay mga bagay na hindi kinakatuwa ng Panginoon. Maliit man yan or malaki, it's part of the sin. No? Ito naman yung pangalawang tao or klase ng tao nagsisisi. No? Ito yung kabaligtaran ng una. Okay? Yung pangalawa, nagsisisi siya. Okay? Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. Ngunit, kung kanina, iniisip niya ulit kung kailan siya magkakasala. Ito naman, nagsisisi siya at iniisip niya kung paano takbuhan yung kasalanan. Paano iwanan yung kasalanan. Ngayon, ang tanong ay, nasan ka dito? Ikaw ba yung unang binanggit ko na klase ng tao nagsisisi na iniisip ulit kung kailan magkakasala? O ikaw yung pangalawang tao na nagsisisi na merong struggle, malinaw sa atin bilang isang Kristiyano, na hindi pa rin, na hindi tayo, na wala tayong kaligtasan, na wala pa rin tayong ligtas sa kasalanan. Tayo pa rin ay patuloy na nagkakasala. Ngunit sa pangalawang klase ng tao, sinabi ko kanina, iniisip niya kung paano niya ito tatakbuhan. Iniisip niya ito kung paano niya may iiwasan. Nasaan ka dito? Kaya sabi ni Paul sa verse 2, hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamuhay sa pagkakasala? Bilang isang Kristiyano, dapat patay na sa atin yung kasalanan. Ngunit alam ko din, sabi ko kanina, na tayo ay tao lang din na sa katawang lupa na patuloy pa rin na nagkakasala. Pero paano ba yung tamang approach natin sa kasalanan bilang isang Kristiyano? Doon ba sa unang halimbawa na sabi ko o doon sa pangalawa? Hindi ka lang ba gumagawa ng kasalanan kasi karap mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya? Nasa loob ka ng simbahan? Ayun lang ba yung dahilan mo kung ba't hindi ka nagkakasala? Bilang isang Kristiyano na parte ng simbahan na to, kung binabantay natin ang mga lumalabas sa ating bibig pag nandito tayo sa simbahan, kung binabantayan natin ang ating mga kilos pag nandito tayo sa loob ng simbahan,
Sana mas bantayan natin ang ating mga sarili pag nasa labas tayo ng simbahan. Sabi sa verse 4, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Nagkaroon tayo ng panibagong buhay dahil sa natapos na gawa ni Kristo. Dahil sa makapangyarihan at dakilang Ama, sana bago tayo gumawa ng di kanais-nais sa Panginoon, sana mas isipin muna natin ang Ebanghelyo. Mas isipin natin na may namatay na Kristo para sa ating mga kasalanan. Para ikaw mismo ay takbuhan mo lahat ng iyong mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita ngayong umaga na to, Panginoon. Maraming salamat sa bago naming natutunan. Tunay nga, Panginoon, bilang isang Kristiyano, dapat namin kamuhian ng kasalanan, takbuhan ng kasalanan. Panalangin ko po na tulungan mo kami, Panginoon, upang may uksin namin lahat ng to, Panginoon. Hindi namin kaya ng kami lang, Panginoon. At kami buong-buong nagtitiwala sa kapangyarihan mo, Panginoon. Kami tao lang, nasa flesh pa, Panginoon. Ngunit kayo po ang nagliligtas, kayo po ang naglilinis, Panginoon. Pray, Lord, for this day, maging reminder to sa amin sa paglalakad namin bilang isang Kristiyano. Maging reminder to, Panginoon, pag nasa labas kami ng simbahan, pag nasa trabaho, eskwelahan, o kahit saan paman, sa kalye, o kahit saan paman, Panginoon. Naway makitaan kami ng pagiging Kristiyano. Naway marinig ng lahat na kami, bilang marinig, kundi makita sa amin yung pagiging Kristiyano. Sa buhay nawa namin ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong paalala ngayong umaga na ito, Panginoon. Ito ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.